Ako ng aking tomatoes, my tomaten or our tomatoes in my mini greenhouse. So, ayan, samahan niyo ako at mayroon ako naunang na-harvest ngayon lang kasi puno na yung bowl, yung pinaglagyan ko ng kamatis. Balikan ko pa ulit kasi marami pa talagang buong. As in, ano na siya, overripe na nga yung iba. Ayan, so tara. So, ito yung nauna kong na-harvest ngayon lang. Ayan oh. Gaulan. Ayan. Ayan oh. Ayan. Kasi ganun oh kalalaki. Kasi sobrang init niya yung kahit lalaki pa sana to ng mas malaki pa talaga. Kaso ganyan nang kalaki kasi nga siguro sa sobrang init ayan. Yung ano ko. So ayan yung mga nauna ko na harvest ayan. O, diba? Maliit pa. Ayan. Ayan, ano na siya. Sobrang hinog na. Ayan, o. Marami pa. Pinutol ko na nga alang ito kasi hinog na silang lahat. Ayan. Ilang klase pa lang to. Iba to eh. Iba to. Ito pareho. Ito iba. Ibang klase to. Ayan, ganyan. Ayan. Ah, dito to. So, ito, isang klase. Ito, ibang klase naman na to. Parang pear-shaped kasi ito. Ito yung ano, yung ganito ka, yung style. Ayan, ganyan, yung malalaki. Parang oxenherz yata ito eh. Kaso lang, mas malaki pa nga sana yan. Kaso hindi siya ganun kalaki na. Ito naman ang isang klase. Ito yung bilog na klase. Ayan. Ito yung cherry tomato nag-iisa. Hilaw pa kasi yung iba. So, ayan, mag-harvest tayo ulit. Dagdagan natin yan. Ayan, kasi meron pa doon marami. Tara. Ito pa nga. Ayan pa nga. Ayan, isang klase din siya ng ng kamatis. Ayan, parang paprika style. Yung chili na mahaba. Yung, ano ba, capsicum na mahaba. So, harvest na natin. Ayan siya. Ganyan. Mahaba. Nakapaso lang po siya. Ayan. Ayan natin ito. Kasi nabulok na yung iba. Ayan, nahulog na nga. Nahulog na. Ito na nga, oh, nabulok na yan nauna. Ayan. Kasi nga, hindi na ano. So, nakatatlo tayo ng ganyang klase. Tara. Kasi may iba pang ano, ganyan. Ito. Ayan yung mga na-harvest ko doon. Ito pa hindi. Ayan. So, ayan. May cutter na ako. Anyway, mayroon akong sitaw. Ang bunga isa. Dalawa. Dalawang puno. Tigi isa ang bunga. Ayan, o. Oh. At saka yung okra ko doon. Yung bunga ng okra. Ayan, o. Oh. Katuwa. Ayan. I-harvest ko na rin pala to. Kasi ano na siya. O diba, nakadalawang pirasong sitaw. Kasi nga naman burit. Ayan. So, harvest na tayo. Harvest time.
Get into here. Oh my God, this is... Pumuulan na. This. Oh, gonna take it. Pattern na lang. Yes. Yeah, kumain it. Oh my God, it's so big. Big.
sa sunod na araw na yung iba. Ayan. Ito na yung na-harvest. Agad. Ayan. Plus 2, plus doon. Hindi ko pa nakuha doon sa ilalim. Ayan, balikan ko na lang. Bis na din natin to. Sitaw. Dalawa. Ayan. Marami pang kamatis bunga. Next time na yung iba. So, ito na yung mga na-harvest ko. Ayan. Na kamatis. O, diba? So, ilang klase? 1, 2, 3, 4. Limang klase. Limang klase ng kamatis. Ayan. Una, yung ganitong klase siya. Ganito kalalaki. Tingnan nyo naman. Kasi ano to, nabili namin yung seeds ng tapos tinanim. Dapat mas malaki pa ganito. Tingnan nyo. Kung gaano kalaki yan. Ayan. Oxenhearts, Oxenhearts yata to. Ayan. Ganyan siya. Ganyan eh. Ayan. Lalaki. Tapos ito, yung pear shape. Ayan. Ganyan siya. Ayan. Ayan. Ganyan eh. At saka ito, yung flies tumaten, yung bilog na malalaki. As in, marami pa doon. Ayan eh. Ayan, malaki din siya. Ganyan naman. Tapos ito, hindi ko alam kung ano tawag. Kasi ibang klase din siya. Ayan o, nabulok na nga. Na-overripe na siya. Ayan, yung mayroon siya. Ganyan siya. Pero may dilaw siya na stripes. Ganyan. Ganyan siya, ibang klase. Ayan o. Hindi ko alam kung anong tawag. Binigay lang to sa akin. Ang seedlings, binigay na sa akin ng kapitbahay. Ayan, ganyan siya, may stripes. Ayan, malalaki din siya. Kaso lang, parang madali siya mabulok. Kaya tingnan mo ito. Ayan, stripes, ibang klase. Ganyan. Ayan siya. Saka madali siya lumambot. Kasi sa init at saka sa ulan, kaya nagka-crack na yan. Oh. Kaya dapat naipitas na kaagad to. Kasi masisira yan. Tapos ito, klase ng paprika style. Ito yung paprika style. Yung ganyan siya. Parang yung paprika na ano, dapat mas malalaki pa dito eh. Ayan. Seeds lang din to. Doon kay auntie yun ang binigay niya sa akin. Ayan. Tapos na itanim. Ayan. So, kailangan kukuha din ako ng mga lahi. Bali, pag naghinog yung seeds, kailangan i-dry ko siya para ipantanim. At saka yung aking sitaw. O, diba? May sitaw. Ayan ang aking kamatisan. Ayan na lahat yung aking kamatis. Diyos ko, may gulay. Paano ko yan? Lahat. Puno ang freezer. Pwede kasi pag ganito, halimbawa sa madami kayong stock ng kamatis, para magamit mo pa hanggang next year, pwede nyo siyang i-frozen. Hugasan nyo siya, tapos ilagay sa plastic or tupperware, i-stock nyo sa freezer. Ayan, para magamit nyo siya pagkailangan mo na ng kamatis. Or, kung hindi man, gawin nyo siyang sauce. Tomato sauce na fresh. Pwede siyang ilaga lang siya. Di ba mga overripe? Kagaya nito, mga overripe, pwede na siyang ilaga. Hanggang sa madurog na siya, madurog.
yun ang ano, fresh tomato sauce na siya. Tapos igifroren, pwede nyo siyang ilagay sa freezer, stock, ilagay sa Tupperware, to stock. Pwede siyang paunti, yung kaya nyo lang gamitin sa isang lutuan, dun mo lang siya ilagay. Para pag nag-defrost, hindi madali, para madali lang pala pag nag-defrost. Ayan, di ba, kagaya niya, malalaki, ang dami. Ayan. Oh, di ba, may limang klase na akong kamatis. Ayan. Lima, anim, kasama yung kawawang cherry tomaten. O, di ba? Ayan. Mayroon pang ibang klase ng cherry tomaten, yung parang paoblong siya. Ito yung bilog. May paoblong ako, wala pang hinog. So, ayan, eh, tingnan mo, nagkalaglagan. Ayan na. O, di ba? So, ilang klase? 2, 4. Anim na, ang anim, ang klase ng kamatis ko. So, ayan, ang problema, paano ko to igawin? Kasi sa sobrang dami, mamigay na lang siguro ako sa kaibigan ko. Ayan. At saka mag frozen ilagay ko, para sinigang, o diba, kung ano man yan, ng mga spaghetti, yan, may sauce. So that's it. Sana ano, matuto din tayo magtanim sa ating mga bakuran, kahit nasa paso lang siya, wala tayong mga space, kahit sa mga paso pwede natin siyang gamitin. Kasi sa akin, mo, di ba, yung iba nasa paso yan, yung mga gulay ko, mga sili, mga paprika ko, mga kamatis, nasa paso yan, kasi wala nang space sa lupa, kasi nga, di ba, may mga halaman. So ayan, tingnan nyo naman, di ba, kung gaano kadami na harvest. First harvest ko ngayon, unang harvest. Pero last year, mas madami akong kamatis, as in, ang dami. Kasi ang ganda ng weather last year. Ngayon kasi, ano, sobrang init niya yung kaya, ano, ganyan siya. So, ayan. So, that's it. Sana, ano, may natutunan din kayo na marunong magtanim, ano, sa ating mga bakuran. Para hindi na tayo bibili. At saka, bio siya. Ayan, hindi akong gumagamit ng mga fertilizer. Wala lang, dilig lang, alaga lang. So ayan, saka kailangan pinuputol yung mga ano, yung mga dahon na mga matandang dahon na, yung sa pinakababa, para madali sila mahinog. So that's it, ayan. Sana ano, nagustuhan nyo ako yung video. Don't forget to subscribe, like, and share my videos. And thank you for watching.